back to my channel. This is your girl, Angelica. And if you're just new here, don't forget to click that subscribe button and that tiny bell beside it so every time that I will have a new upload, you will be updated. Alright, for today's video, ako igagawa ulit ng rejuvenating set review for a week. Actually, namiss ko tong gawin. Pero kakapabalat ko lang ng mukha ko nung nakaraang isang buwan. Ayun. Pero since hindi niya, napaklear skin ang aking face. Kaya, here I am. Trying another rejuvenating set or kahit ano pang product yan, basta maging kontento ako na kuminis na ulit yung mukha ko. Actually, ang dami ko ng products na try, nakapag, ano na ako, skin magical na ako, nakapag mga astringent na ako, then meron pa kayo ibang natry na mga iba pang mga rejuvenating set, kaso nga lang, hindi nila totally na-clear yung aking mga pimple marks na yan. That's why, ito, I'm really excited to use this product since ang dami ko na kitang review na magaganda about this. Actually, meron akong ka-work before na gumamit na to. And now, grabe, ang kinis niya na best. Ang ganda ng face niya. And even yung kaklase ko nung college, nag-try din siya nito. And ngayon, my God, ang kinis na din. Walang pores. Ang ganda talaga. Kaya excited akong gamitin to. So ano ba tong project na gagamitin ko or i-review natin? Actually, nababasa nyo na yun sa my title below. So, eto na nga siya. Fix Skincerity Beyouthiful Starter Kit. Beyouthiful Starter Kit. Beyouth. Papabataan daw yung ating skin. Gusto natin yun. Younger skin. Formulated to work together day and night to repair and renew your skin slay the day. So, ito yung box niya. Na-order ko lang to sa my Shopee. Nabili ko siya 450 pesos. Then, yung pangalan ng store or yung shop is Dance Castro. Bili ko na lang din dito yung pinaka-shop nila sa my Shopee. So, ito na siya. Ang galing pa to ng Pampanga. Actually, nagulat nga kasi ang bilis pa rin nakarating. Parang 3 to 4 days, dumating na siya. Kahit under ECQ tayo ngayon or lockdown, dumating pa rin siya. Then, nakalagay dito sa may gilid, yan, yung pangalan ng product, kung anong set siya, improve and renew. Then, ganun din sa may kabilang side. Then, pagdating dito sa may likod, actually, medyo na yupi yung box niya, pero hindi ko naman sisisi si seller dito kasi nga kasalanan nyo nung courier yung nag-deliver. So, yan, nakalagay dito your life hacks for clear and flawless. Uy, flawless and clear, gusto ko yun. Nakalagay dito yung mga step-by-step procedures din, yung ingredients. So, ayan. Buksan na muna natin siya, diba? Actually, nabuksan ko na ito eh. Siyempre, sinilip ko muna yung loob. So, meron siyang apat na laman. Ayan siya. Actually, meron siyang bigger size. Kaso, nabibili yata siya ng patingi-tingi or pa isa-isa lang. So, ayan. Unahin muna natin tong si Rejuvenating Facial Wash Day and Night. So, ayan siya. Then, meron siyang 60 ml. Ngayon lang ako makaka-experience na ang ganitong facial wash kapag rejuvenating set. Kasi nga, more on mga kojic soap yung kasama ng mga rejuvenating set. Then, next. Meron tayo ditong rejuvenating toner na 60 ml din. O, diba? Then, meron din tayo dito sun shield. Nakalagay SPF 60, a lightweight gel cream sunscreen that dries matte. Uy, bongga yung parang foundation lang. Ayan siya. Diba? Ang bongga nito dahil. Ang lakas makabelo na sunscreen, diba? And ilang ano to? 20 ml. Then next, meron tayong rejuvenating serum. Ayan siya. Taray, may papump siya. Pero mamaya na, hindi ko pa siya nabubuksan. Meron siyang 30 ml. So, napaka-consistent nito, no? Lahat sila, kulay white yung bote. Diba? Ang linis tignan kapag ganito yung mga lagay ng product mo. So, basahin muna natin yung nakalagay dito sa may likod ng box. Dito sa may step-by-step. So, number one, or step one, rejuvenating facial wash removes all skin impurities and excess dirt. So, skin feels smooth, nourished, and clean. So, facial wash yung una na ang bongga. Ayan. May nakalagay pa nga dito. Press. Uh-huh. Then, step number two, rejuvenating toner.
multitasker deep cleanses the skin to penetrate and clear pores as it helps exfoliate dead skin cells and maintain a clear complexion. The next, step 3. So, day and night din to. May nakalagay dito kapag day ang gagamitin mo yung sun shield. Ito. Daily broad spectrum protection from UVA and UVB damage. Then, pag night, gagamitin natin si rejuvenating serum. Designed to enhance skin renewal, reduce visible signs of aging, and retexturize the skin. So, tatagalin ko muna yung balot ng mga to. Then, ayan, may napansin din ako dito. May mga nakalagay dito sa ilalim. Ayan. Siguro ito yung kanilang expiration date. Wala kasi nakalagay kung expiration ba yan eh. Ayan, sorry, hindi nyo makita. Ayun yung mag-focus. Pero yan, may mga nakalagay sa ilalim na date. Ito dito sa may gilid yung isa. Nakalagay yung isa, RSC, may number, control number yata yun din. Nakalagay April 2022. Ito din, nakalagay March 2022 naman. Yung isa naman, April 2022 din. Yung isa ay March 2022. So, magkakaiba din sila ng expiration date. Tanggalin ko muna sila sa may plastic para mapakita ko sa inyo itsura ng kada isang product. Sinabi din dito sa may shop na pinagbilan ko na wala daw mercury content to, no harmful chemicals, then wala din daw tong hydroquinone. So, unlike dun sa may RDL na ginawang ko nung review, meron siyang hydroquinone, tapos meron din siyang tretinol. So, ito, wala tong hydroquinone. Then, natanggal ko na yung pinaka-seal, no, every product. Ayan. Ayan, di ba, ang ganda. Mas bongga na siya ngayon. Start tayo with the rejuvenating facial wash. Yung direction na sa likod. Ayan. Then, sabi dito, use daily and evening. Wet your face, apply to face, and gently massage. Then, rinse off. Then, ayan, may ingredients na nakalagay, manufactured in the Philippines. Then, exclusive dito sa Myrix, Skincerity. Then, nakalagay dito yung pinaka-FDA number. Nakalagay yan dyan. Then, next. Pagdating naman dito sa rejuvenating toner, nakalagay din yung direction sa likod. After cleansing with rejuvenating facial wash, pour small quantity on a clean cotton pad, then gently wipe across your face and neck. Then, ingredients. Then, wala nakalagay dito na FDA number niya. Or if this toner ay FDA approved. Wala nakalagay. Unlike din sa may facial wash. Then next, dito naman tayo sa rejuvenating serum. Nakalagay yung direction sa likod. Use the serum at night. Put proper amount evenly onto the face and tap the face until full absorption. Then, ayan. Ingredients na sa likod. Then, nakalagay dito yung kanyang FDA number sa ilalim. Itong naka-bold. Then, lastly, itong sun shield nila. Nung binuksan ko to, yung tinanggal ko yung pinaka-seal. Namoy ko ang bango. Ang bango nito. And, walang nakalagay dito na FDA number. So, nakalagay yung direction dito. Then, ingredients. Nakalagay, use at the end of your skincare routine. Apply liberally and evenly on the face and neck 15 minutes before sun exposure. Reapply frequently for long duration sun exposure. Nakalagay dito sa may shop na pinagbilan ko, peeling, yes, how many days? It depends on your skin, but it is usually on the 3rd to 10th day of the process of rejuvenation. So, ayun, sinabi on the 3rd day daw. Let's see kung sa pang 3rd day, mag-start na rin mag-peel yung aking skin. I will just wash my face, tatanggalin ko yung mga makeup ko sa mukha ko para makita nyo yung pinaka-skin condition ko. I'm back, and nalinis ko na yung aking face, tatanggal ko na yung mga makeup ko. Ayan. Ito yung itsura na aking mukha kapag walang makeup. Kitang-kita nyo yung aking mga pimple marks here. Then, meron akong active pimple dito. Then, meron din dyan. Then, ito sa may kabilang side. O, diba? Ang dami kong pimple marks. So, for ito, simulan nag-stop na akong gumamit nung RDL. Hindi na ako tinubuan on this side. Pero, this side, tsaka sa noo, tinubuan ako ng tigawat after noon. So, ito din. Makikita kayo yung mga pimple marks sa aking noo. Then, meron akong bakat ng pigsa ito sa akin noo. Kasi nga, nung gumamit ako ng RDL, pinigsa ako sa noo. Actually, kapag gumagamit ako ng mga pampapil sa face, pinipigsa talaga ako. Let's see kung pati dito kay Rich Skincerity na Beyouthiful Starter Kit kung ako din ba ay pipigsain. Tignan natin kung anong pinagkaiba niya dun sa mga na-test ko na or na-try ko na ng mga rejuvenating set. Okay, so, unahin na muna natin itong kanilang facial wash. Ayan.
So, sabi dito, press. Okay. Umiin natin. Meron siyang hindi mabangong amoy. Alam niyo yung laruan na palobong, yung tigpipiso ng bata. Yung may hipa na gano'n, dumulobog. Amoy gano'n eh. Then, tingnan ko yung sa loob niya kung anong kulay. Okay. Parang orangey. Yung loob, yung pinaka-product. Then, next, pagdating kay toner, amoyin natin siya. Bako. Then, next, itong si Rejuvenating Serum. Open ka na lang dito. Taray nito, di pa. So, sa halagang 450 na pagkabili ko dito. Sabi nito, 450 daw yung SRP. Talaga nito. Not bad. Kasi, tingnan nyo naman yung mga container ng product. Diba? May pump ito. Then, ito din. Hindi siya katulad na ibang rejuvenating set na Kojic soap lang. Diba? Tsaka yung sunscreen bongga. So, ito ay okay lang yung amoy niya. Hindi naman mabaho. Hindi ko ma-distinguish kung anong amoy nito eh. Basta yun, hindi naman siya kabawuan. Then, next naman yung kanilang sunscreen. Baka, pagkapindot ko biglang lumabas. Ito talaga mabango siya. Amoy enzyme battle. Nakakakuto. Okay, so let's start ng gamitin itong kanilang rejuvenating facial wash muna. So, hindi ko papakita sa inyo kung paano kayo wash yung mukha ko. Kasi doon ako sa may CR maghihilamos. Then, papakita ko na lang sa inyo yung pinaka-product sa loob. Okay. Ayan. Actually, parang hindi siya ma-orange pagdating dito. Parang clear lang. Bulag ba ako? Ano ba talagang kulay nito? Clear lang ba talaga siya? Tignan ko nga ulit. Hindi eh. May kulay talaga siya. Pero hindi lang siya halata dito sa may camera. Kasi sobrang light lang naman yung pagka-orange niya. So, I'll be back. Mag-wash lang ako. Okay, so I'm back. So, ang bongga nitong kanilang facial wash. Ang lakas makasnelitik na favorite kong facial wash. Ang bongga niya. Konti lang yung nilagay ko sa kamay ko. Basa na yung mukha ko din yung pump ko. Yung kamay ko. Then, yan. Ganyan ko lang yung product. Then, bumula na siya agad din. Inspread ko na siya sa may mukha ko. And, mabula siya. Feeling ko matipid lang din siyang gamitin. Then, next. Rejuvenating toner na tayo. So, I'm thinking na gagamitin ko tong rejuvenating toner ng day and night sa first few days ko. Kapag hindi pa nagpipili yung aking face. Pero once na mag-peel to, tuwing gabi ko na lang siya i-apply. Kasi nga, nakadagdag to ng init sa mukha. Diba? Tsaka mahapde kapag nag-apply ng toner palagi. So, ayan. Buksan na natin. Baho na talaga. Ito na yung aking cotton pad. Then, maglalagay lang ako dito. So, wala akong dalang salamin. Okay lang yan. Gawin ko na lang salamin itong camera. Okay. So, ayan na. Wala naman kulay. Yung pinaka-toner. Wala siyang kulay. Hindi siya manilaw-nilaw or something. Wala. Wala siyang kulay. Clear lang siya. Tignan na natin ulit. Pero kasi marado. Wala. Clear lang talaga. Diba ang kulit? Ang kulit ko din, ino. Manigurado talaga. So, dab lang tayo. Ay, nakalimutan ka palang sabihin. Kanina dun sa may facial wash. Nakakalambot siya ng face. Ang sumut ng skin. Malabas yung aking bangs. For sure, itong video na to napakahaba na naman. Abutin na naman ng 20 minutes o kaya 30 minutes. Kasi nga, 1 week review ito. Okay, then last step para ngayong gabi. Kasi nga, gabi na matutulog na ako after nito. Itong rejuvenating serum. Then, nga pala kanina, nung nag-a-apply ako nung toner, malamig siya sa mukha kapag ina-apply. Then, one more thing na hindi ko pa nasabi, hindi pala pantay yung kulay ng aking face. Ayan. Ito sa may side, sa perimeter ng aking face, maitim siya. Kasi nga, hindi siya masyadong nag-peel dun sa may last product na ginamit ko na rejuvenating or hindi, astringent pala. So, ito na yung ating rejuvenating serum. Then, tomorrow, ang gagamitin ko naman, ang pamalit dito sa rejuvenating serum sa morning, yung sunscreen. Although hindi naman ako lalabas ng bahay, pero magsisunscreen pa rin ako. Sundin natin. So, maglalagay lang ako dito. Pump natin siya.
Yun, lumabas na siya. Ayan. Then, sabi, edit, apply daw, distribute daw ng evenly sa mukha. Ngayon, parang ano siya, Crayola. Mabilis siyang matulo. Dagdag pa tayo ng konti. Mabilis siyang matuyo sa face. Then, meron siyang feeling na sticky, pero hindi naman sobrang sticky. Actually, I love the feeling. Para akong naglagay lang ng aloe vera gel sa aking face. Then, yung neck area din, huwag natin kakalimutan. Isang pump para sa neck area. So, that's it for today. I will just update you sa loob ng 1 week, tomorrow, until sa pang 7 day ng paggamit ko nito. Kung nag-feel na ba siya, ano yung mga na-experience ko. So, good night! Hi guys! Today is my first update. So far, yung na-feel ko today, medyo may stingy effect na akong nararamdaman. So, yun lang. Then, i-clear ko lang yung sinabi ko sa inyo kagabi nung nag-apply ako. Sabi ko, yung serum medyo sticky siya sa face. But actually, kapag na-absorb na siya ng skin, parang wala nang nakalagay sa aking face. Wala nang sticky. Then, para siyang water-based lang na moisturizer. Ganun siya kadaling i-absorb. So, that's it for today. See you tomorrow for my next update. Good night! Hi guys! Today is my second update and ang napansin ko today, nagkaroon na ako ng peeling dito sa aking chin area, then around dito sa tagyawat ko nito and sa corner ng aking nose din. Then meron din konting peeling dito sa mga may pimple marks ako, pero hindi masyadong visible right now. Pero mag-insert na lang ako dito ng clip na kita-kita yung peeling dito sa aking chin area. And napansin ko din na medyo may stingy effect na rin siya. Medyo mas mahapdi na yung part na nagbabalat dito sa my chin area lalo. Then, namumula na rin yung aking face. So far, hindi pa naman ako tinutubuan ng panibagong tigyawat ngayon. Which is good. So that's it for today's update. See you on my next update tomorrow. Good night! Hi guys! Today is the third update ko. Then, napansin ko lang, today, mas madami na yung part na nagbabalat. Ayun, hanggang dito na yung nagbabalat. Dito na sa may, ano, ng ilong ko. Yan. Simula dyan, pababa. Hanggang dito sa may baba. Then, kung papansin ninyo, namumula to. Kasi, nainog din yung tigyawat na to eh. And, pinutok ko na siya. Kaya namumula yan. Then, yung, di ba, may tigyawat ako on the first day. Nag-dry na tong tigyawat na to. So, good thing. And, napansin ko lang din, today, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong hapde habang ina-apply ko yung mga products sa mukha ko. So, ano kayo ipig sabihin nun? Ipig sabihin na immune na ako dito sa may product na to. Then, also, napansin ko din na yung aking daliri, nag-start din mag-peel. Kasi medyo manipis lang yung aking mga skin. Kaya madaling mag-peel yung mga balat ko, kahit yung daliri. So, that's it for today's update. See you tomorrow on my next update. Good night! Hi guys! Today is my fourth update. Then, napansin ko today na medyo nagpipil na yung dito sa aking noo. Then, napansin ko din na, ayan, nag-lighten na itong left side ng face ko. Medyo hindi na ganun kabakat yung mga pimple marks ko. Ayan. Medyo kumikinas na din siya. Which is good. Even here, kahit papano, kumikinas na din siya. Pero mas kitang-kita yung pag-lighten dito ng pimple marks ko. And today, na-feel ko din na medyo may stingy effect ako ditong naramdaman sa pimple ko na to. Ayan. Pero sa ibang part ng face ko, wala. Wala akong nararamdaman na sting. So that's it for today's update. See you tomorrow on my next update. Good night!
Hi guys! Today is my 5th day ng paggamit ko ng Lick Skincerity na starter kit. Then, ang napansin ko lang today, nag-start ang mag-peel yung perimeter ng aking face dito. And, nakita ko na nagiging light na yung kulay nitong part nitong skin ko. Then, dito, medyo nag-start na rin siya mag-peel at saka dito. And yan, mapansin ninyo, ang laki na talaga ng changes dito sa side ng face kong to. Na-impress talaga ako. And dito din naman, nakita nyo yan, kumikintab-kintab tong side ng face ko kasi nga, ilang beses na rin siyang nag-peel. So, yun lang naman yung napansin ko today. Ang mahabilang ulit is itong part na to nung may tigyawat ako. So, that's it for today's update. See you tomorrow on my next update. Good night! Hi guys! Today is my 6th day ng paggamit ko ng Rick Skincerity na starter kit. And ang napansin ko today, nag-start ang mag-peel itong aking neck area. Then, mapapansin nyo na kumikinang-kinang na yung aking mukha. Diba, lakas mga clear skin. And nakikita ko na talaga yung big changes here. I can't wait kung anong mangyayari dito bukas. Kung magla-light nang magla-light pa rin siya. And tomorrow is my last update. And sasabihin ko na rin sa inyo yung thoughts and opinions ko pagdating dito sa may product na. Ito, so see you tomorrow guys. Goodbye! Good night pala. Hi guys! Today is my 7th day ng paggamit ko nitong Rick Skincerity Beyouthiful Starter Kit. And today, wala namang masyadong napansin na changes sa aking face, pero mas naging mukhang better na siya. And since today yung pang 1 week ko ng paggamit ng Rejuve Set na to or Starter Kit na to, sabihin ko na sa inyo yung aking thoughts, opinions sa paggamit ko nito. Then yung mga naging experiences ko. Pero first off, discuss ko muna yung tungkol dito sa mga products nila. So yung rejuvenating facial wash niya, di ba sinabi ko sa inyo na hindi masyadong mabango yung amoy niya. Nung tinignan ko yung pinaka-ingredients, kaya pala, may lemon siya, tapos may iba't iba pa siyang fruit extract. Meron din siyang fragrance na inad. Pero ang actually na naaamoy ko sa kanya, parang pinaghalong lemon at saka cinnamon. Then pagdating doon naman sa may toner, ganun pa rin. Hindi pa rin siya kabanguhan. Then yung sunscreen, ayun. Para sa akin, mabango siya. Kasi meron siyang shea butter. Kaya ang bango niya. Then pagdating naman dito sa may rejuvenating serum, okay lang naman yung amoy niya. Actually, matipid lang siyang gamitin yung mga products na to. Yung pinakamadami lang yata akong nabawas yung itong toner. Kasi, di ba sinabi ko sa inyo, noong first day, gagamitin ko lang siya para sa mga first few days. Pero ginamit ko na siya ng buong week na day and night. Kasi nga, akala ko mahapde. Pero hindi pala. Tsaka hindi rin siya nakakainit ng mukha. Kaya feeling ko parang nasa 1/4 na yung nababawas ko dito. Then the rest, konti pa lang yung nababawas ko. Itong facial wash, babahagya pa lang yung nababawas ko dito. Parang nandito pa lang yung sa may letter Y na yan, na line. Hanggang doon pa lang yung nababawas ko dito sa may facial wash. Then, pagdating dito sa may serum, konti pa lang din, nandun pa lang sa nakasulat na direction. Pero, medyo madami na ako mag-apply na to kasi ito talaga yung nagpapabalat ng face. Dinadamihan ko dito sa perimeter ng aking face kasi nga, para pumanta yung kulay kasi nga, di ba, mas maitim to. Kasi dito sa mga cheeks ko. Then, yung sunscreen, mabango talaga siya. Wala akong masasabi sa sunscreen kasi nga, hindi naman ako lumalabas ng bahay. Dito lang naman ako sa loob kasi nga, ECQ, di ba? To tell you honestly, I'm very impressed and satisfied dito sa my product na to or sa my set na to. Kasi first of all, hindi ako tinubuan ng tigyawat. So, Himalayan. For 1 week, hindi ako tinubuan ng tigyawat. Wala ding tumubo na kahit na anong bumps dyan, wala ding blackheads, wala ring whiteheads. Diba? Napakaganda ng naging effect nito sa akin. Then, mapapansin niyo na ang laki na talaga ng changes ng aking face. Pagkumpara natin yung mukha ko before, noong bago ko to gamitin. Ito, madami pa tong pimple marks noon. Ngayon, super light na lang niya. Then, dito rin sa may kabilang side. Although, itong tigyawat na to, yan, nag-ano na talaga siya, nag-dry na siya, and nag-heal na siya. Pero, halatang halata pa rin siya. Pero, okay lang naman. Kasi nga, parang nung third day, saka lang siya totally nag-dry. Diba, pinutok ko pa to. Kaya, ganito yung itsura niya. Pero, yung isang pimple ko dito noon, yan, nag-dry na talaga siya. Ang bongga. Then, dito sa aking chin area, ito yung unang nagbalat, diba? Parang second day.
Oh, tama. Second day pa lang nagbalat na tong chin area ko. And ito talaga yung mapapansin kong kuminis talaga ng todo. Then sa noo ko naman, hindi pa masyadong nagpipil yung noo ko. Hindi katulad yung nandito sa my cheeks, sa chin. Yung last na nagpili itong nag-area ko, bago to, yung noo ko muna. Kaya hindi masyado pa yung nagpipil. Kaya meron pa rin bakat na mga pimple marks dyan. Kasi parang isa or dalawang beses pa lang siya nagpipil. Kaya ganyan yung itsura niya pa. Pero okay lang. Kasi nga pang 1 week ko pa lang naman itong ginagamit. Pag pinagpatuloy ko pa to, for sure, mag-fade na lahat yan. For its price na 450 pesos, worth it yung presyo niya. Although medyo may kamahalan siya kaysa dun sa mga ano, rejuvenating set dyan, mayroong 300 lang or 350. Ito yata yung pinakamahal na rejuve set na natry ko. Pero ang ganda naman ang naging effect niya. Naging super effective siya sa akin. Tignan nyo naman, hindi ako tinigyaw at walang tumubong kahit na ano sa aking face. Then, di ba sinabi ko sa inyo, parang nung una, medyo may sting effect siya. Pero, actually, yung sting effect niya, hindi naman yung sobrang masakit talaga. Hindi. Ang light lang sa feeling. Then, ito lang yung totally na nag-sting hanggang ngayon. Pero okay lang. Kasi nga ito, pagaling na, tigyawat na ito eh. Or nagda-dry na kasi. Kaya, medyo may sting effect pa siya. Pero the rest of my face, I don't feel any sting. Which is good. Hindi siya nakadagdag ng init. Alam nyo naman, kasi nga, summer ngayon, ang init-init. Super happy ako kasi natry ko tong product na to. Ito lang pala yung product na makakapagpalit ng mga pimple marks ko. Hindi katulad ng ibang mga rejuvenating set na natry ko na. Then, gagawa pa ako ng another review pa nito. Ipagpapatuloy ko pa yung paggamit nito. And hopefully, makapag-try din ako ng mga maintenance na kit nito. Kasi gusto ko din siyang ma-try. Yung glow-up set nila, tsaka yung poreless na kit. Gusto ko din i-try yun. Kaya, stay tuned na lang kayo dyan, guys. Binibigyan ko na kayo ng hint ng mga susunod ko pang mga magiging videos. And also, parang yung naging con niya lang, nag-iisa lang. Although na, ang meld-meld niya lang sa face, yung pagpipil niya talaga, sobrang liit lang, maliliit lang. Na kapag nag-wash ka, or kapag nag-apply ka ng toner, sumasama talaga yung balat mong nag-peel. Hindi mo mararamdaman. Ang con lang talaga dito kasi nga, kahit mild lang siya, pero pagdating sa may kamay ko, napagpalat niya talaga. Ito lang yung rejuve set na natry ko na napagbalat talaga yung daliri ko. Although mild siya, pero ganun yung naging effect niya sa kamay ko. So, yun lang naman yung masasabi kong point sa kanya, the rest, maganda. Sobrang satisfied ako sa product na ito. So, I highly recommend itong product na ito. Itong Rick Skincerity Beyouthiful Starter Kit. So, that's it for this video. I hope na na-enjoy nyo tong video na to. Bigyan nyo naman to ng big thumbs up. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo pang itry ko. Any suggestions? Then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button. Thank you so much guys for watching. See you again on my next video. Goodbye!